Inaresto at nakulong ang internet personality at vlogger dahil sa kasong rape na isinampa laban sa kanya. Si Kiefer Bros, totoong pangalan na Daniel Tambulugan Butas, ay sumikat sa kanyang mga nakakatuwang pagpapatawa at pelikula. Nag-post si Kiefer ng mga nakakatawang dance cover at remix sa kanyang mga social media platform, kung saan nakatanggap siya ng milyon-milyong views at libo-libong reaksyon mula online. Ngunit, sa ilalim ng kanyang nakakatuwang katauhan sa social media, ang vlogger ay nagtatago ng mga kakilakilabot na lihim at aksyon. Kamakailan ay nakulong si Kiefer matapos akusahan ng harassment ng kanyang umano'y biktima. Noong January 4, 2023, dinakip ng mga tauhan ng PNP Cavite, ang YouTuber batay sa warrant na ibinigay ng korte. Nalungkot si Sabrina Paula Velasco, ang kasalukuyang kinakasama ni Kiefer sa nangyari, lalo na't kasalukuyan siyang buntis. Noong nakaraang taon, sinubukan ni Kiefer na humingi ng tawad sa kanyang biktima, ngunit lumalabas na nagpumilit silang magsampa ng reklamo laban sa vlogger. Ang biktima ng vlogger ay di umano'y kasosyo ng isang kaibigan. Gusto ko lang din manghingi ng tawad sa kulot na jowa ni Michael sa nangyari, pinagsisihan ko na ang lahat ng nangyari, sana mapatawad niyo akong dalawa, naawa na ako sa mag-ina ko. Ito ang naging pahayag ni Kiefer Bros noong July 29, 2022. Pinagsisihan ko na talaga, sana bigyan mo ako ng last chance na ipakita sa inyong dalawa na pinagsisihan ko na ang lahat. Humihingi ako ng awa para sa kapatawaran niyo sa akin, para na lang sana kay Sab at sa anak namin. Sobrang lutang ako, walang tulog, walang kain dahil sa nangyari, dagdag pa niya. Wala pang opisyal na komento ang kampo ni Kiefer sa kanilang magiging aksyon. Kung mapatunayang nagkasala, maaaring maharap si Kiefer ng mahabang sentensya sa bilangguan. Sa kabila ng mga paratang na kinakaharap ni Kiefer, ipinakita ng mga tagahanga ni Kiefer ang kanilang suporta para sa kanya. Magandang araw po sa lahat at pag-uusapan naman natin ngayon si Kiefer Bros, o mas kilala bilang Daniel Tambulugan Butas. Dahil ngayon ay nakakulong siya dahil sa paglabag sa Republic Act 8353, Article 266A, o ang kasong rape na sinampa sa kanya. Dahil alam niyo naman siguro ang nangyari mga way back 2021, nung papunta sila ng Tagaytay, yung ginawa niya, di ba? Alam niyo na, kinasuhan siya. Kasi minsan, may mga problema din to si Kiefer. May ugali din to minsan . Mahilig to magpatawa. Diba? Joker to, prankster to. Pero sa likod pala niyan, may mga tinatago siyang kabulustugan. Sabihin natin, opinion ko ito. Deserve mo naman. Dahil alam mo namang mali yung ginawa mo, ginawa mo pa rin. Kung ako sa'yo, hindi mo ba napag-isipan yun dati bago mo gawin ang mga ganyang hakbang? Tapos payak-iyak ka ngayon. Kung ano man ang nangyayari sa'yo ngayon, pagdusahan mo muna. Kung maging guilty ka sa kasong ganyan, mahaba-habang pagkakulong yan. Pero pag hindi naman, subukan mo lang humingi ng tawad sa kanya, sa biktima. Kung napatawad ka, mas maganda. Pero kung hindi, gugulong yung kaso na iyan. At paging naging guilty ka, naku po, mahaba-habang pagkakulong yan. Kaya ang lagi kong binabanggit, bago tayo gumawa ng mga hakbang o mga action, pag-isipan mo muna. Pag-isipan nyo muna kung ano ang magiging resulta nito. O gaya mo, Kiefer, di mo pinag-isipan kasi akala mo, okay lang. Akala mo, pogi ka. Akala mo, sikat ka na. Akala mo, papatulan ka dahil kilala ka sa social media. Hindi naman lahat ng mga babae pare-pareho ng pag-iisip o gaya niyan. Ginawa mo dun. Ngayon, iyak-iyak ka. Hihingi ka ng pasensya. Ibuti kung mapapatawad ka. Na-trauma yung babae sa ginawa mo. Hindi mo alam, kinasuhan ka. Nagulat ka na lang tuloy. Andyan yung warrant of arrest. Ngayon, iyak ng iyak ka. Hindi mo naisip na may asawa ka na ngayon. May anak na. Kung napagsisihan mo man ito ngayon, sigurado late ka na.
Kaya harapin mo na lang ngayon kung ano man ang mga nakaambang kaso o kung mapapatunayan man na guilty ka, tanggapin mo dahil ginawa mo. Eh, dati hindi mo nga inisip eh. Eh ngayon, leksyon na yan sa buhay mo. Kung sa Ilonggo pa, gaba mo na na. Hindi ako akig sa imo, hindi ako galit sa imo. Pero kailangan natin tanggapin kung ano man ang hatol ng hustisya sa iyo. Para sa susunod, pag-usayan mo na. Huwag ka nang gumawa pa ng mali. Isipin mo na lang yung anak mo at saka ang asawa mo. Mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Magtrabaho ka. Gaya ng mga ibang vlogger dyan, di ba? Ginagawa ang lahat para sa pamilya, para sa anak. At leksyon na to sa iyo. Para sa susunod, at leksyon na rin to sa lahat ng gaya mo, ng pagmumukha mo. Para sunod, iwasan na nila mga ganitong kaso. At ang huling mapapapayo ko sa iyo, Keeper Bros, try mo pa rin mag-connect doon. Try mo pa rin mag-communicate doon sa biktima na ginawa mo ng kasalanan. Humingi ka pa rin ng tawad. Kahit ilang businessman, huwag kang magsawa na humingi ng tawad. Malay mo, magdilang anghel yun at saka mapatawad ka. At kung mapatawad ka man, ayusin mo ang buhay mo. Isipin mo na lang mga anak mo. At lagi ka lang magdasal. Mag-focus ka sa goal mo. Mag-focus ka sa buhay mo. Isipin mo kung paano ka yumaman pa. Importante sa talahat, gumawa ka ng mga hakbang na walang inaapakang ibang tao. Kasi alam kong magaling ka na komedyante. At higit sa lahat, magaling ka. Malayo pa ang mararating mo, Kiefer Bros. Sa asawa mo, sana po gabayan mo rin si Kiefer Bros. Kasi minsan, sa sobrang kasikatan, medyo napapariwara din. Kasi akala minsan sikat na, di ba? Kaya, gabayan mo lang siya. At ikaw, Kiefer, magbago ka na. Kahit hindi na lang sa sarili mo, para na lang sa anak mo at sa asawa mo at sa magiging pamilya mo. Good luck sa kasong kinakaharap mo ngayon.